Hello mga astig and welcome back to my YouTube channel. Ito na, ipapakita ko na sa inyo yung part 2 ng house tour ko, yung second floor, yung kwarto ko at yung lahat na nasa second floor. Pero bago yan, tuturo ko sa inyo ang paggawa ng dalgona coffee. Ito yung pinakamadaling way dahil meron din naman nag-request sa akin na gumawa daw ako ng tutorial kung paano yung way ko sa paggawa ng dalgona coffee. Ito na siya, ready na ba kayo? Simulan na natin. Ngayon, ang kailangan lang natin, hot water, tasa, kutsara, coffee, and milk. Step 1, buksan lang natin yung sachet, lagay natin sa tasa. Lahat na. Ngayon, lalagyan ko ng konting-konting milk lang. Kasi 3-in-1 na naman yung ginamit natin. So, masarap na siya. Kahit walang milk, pero mas masarap kung gusto mong mas creamy, mag-add ka ng milk. Ngayon, lagyan natin ng hot water. Yan. Okay na yan. At haluing mabuti. Yan. Tadaan! In less than 1 minute, nakagawa ka na ng dalgona coffee. Ang dami-dami yung arte. Pwede naman ganun lang. Pare-pareho naman yung lasa nun. Tara sa taas. Hold up. Astig! Okay mga astig, dito naman tayo sa aking magulong closet. So, isang room siya na dito ko tinambak lahat ng damit, sapatos, mga bags. Hindi pa kasi siya tapos, so nag-iipon pa ako ng pera para magpagawa ng mga divider. Yan talaga yung plano ko na gawin dito sa room na to para maging maayos na siya. So, puro damit din yan, pati yung loob nito puro damit din. Yan, tinago ko lang kasi nakakahiya talaga. Ayan, makikita nyo dito yung mga collections ko. Unahin natin yung mga bags. Isa sa mga naging sponsor ko ng mga bag ay ang Be A Giver. Ayan. Ayan, sa Be A Giver, kapag bumili ka ng isang bag sa kanila sa online, may isang bata kang marutulungan, mabibigyan mo rin siya ng isang bag kapalit ng bag na binili mo. So, ilalagay ko yung link sa baba kung paano ka makakatulong o makakapag-donate ng bag para sa mga bata na nangangailangan ng bag. Ngayon, isa sa mga nag-aalaga din sa akin ng bag ay ang Hawk Bag. Ayan, meron naman silang bagong padala sa akin ito. Hindi ko pa nabubuksan, kaya hindi ko pa siya napipicturan. Pero, ayan ito. Meron ako itong bagong padala din nila. Ayan, to Mark Miranda. Ngat-ngat na ni Gucci sa kanya Okada ng pusa ko. Ayan, ito siya. So, ginamit ko itong bag na to dun sa collaboration namin ni George McLean sa kanya Christian De Los Santos. Ayan, mga ganti mga bags nila, pwede rin kayo maka-order sa kanila online. Lalagay ko rin yung link sa baba or yan, yan yung Instagram nila. Pwede mong i-follow. Then, Hawk bag. And, thank you. Thank you very much. Hawk bag. Love you guys. Salamat sa mga bags. At, isa sa mga kaadikan ko sa buhay ang aking mga siyapatos. Mga formal shoes, paakyat. Ayan, makikita nyo dyan yung iba't ibang mga sapatos. Depende sa mood ko kung ano yung gusto kong suotin. Hindi po dyan katapos. Dito tayo sa kabila. Yun. Meron lang mga rubber shoes doon. Ito naman, ito yung mga lagi kong ginagamit. Kaya ito yung nasa malapit sa pintuan. Tapos, last time, kung kina-follow mo ako sa Instagram, nag-sponsor sa akin ang Skechers. So, ito naman yung nakuha kong Skechers. Yung binigay nila sa akin. Thank you very much, Skechers. Mataas, meron din. Tingnan mo. meron pa rin nakatago doon sa loob. Hindi ko na alam kung ilan sila, pero ayan, para sa mga gusto pong magregalo sa akin, tumatanggap po ako ng shoes. 9.5 po. May joke lang. Mag-subscribe ko lang sa channel ko, okay na sa akin yan. At supportable lang ako sa aking career sa YouTube. Okay na okay sa akin yan. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung sinasabi kong studio/bodega. Tara! Okay, nandito tayo sa aking mini studio. Medyo malamig dito, presk yung hangin, di ba? Lakas ng hangin dito at masarap ng ambience. Parang sa Boracay. Pwede akong lumipat sa Palawan. Ayan, nakikita nyo ang mga tanawin sa Palawan. Napakaganda, di ba? Kung trip ko naman bumunta ng Bohol, pumunta naman tayo ng Bohol! Welcome to Bohol! Oh, international. Gusto mo? Sama gusto pumunta. Parang gusto ko lang pumunta ng Paris. Wait lang. Let's go to Paris! Tadaan!
Welcome to Paris! Hoy, gising na! Asi! Ito na, gumising tayo sa katotohanan. During background lang yan. So, dito ako mag-i-edit kasi hindi ko pa na gagamit to. Kakapatahi ko pa lang ito sa mananahi ko ng famous apparel, kay Ari Daday. Shout out kay Ari Daday! At makikita nyo dito ang mga tripod, mga gamit ko sa pagbablog, ayan, ring light. Actually guys, DIY lang halos lahat ng mga gamit ko. So kung mapapansin nyo itong parchment paper na to, tiningi ko lang yan dun sa nag-shoot kami sa milk tea house ng friend ko, si Pusi ko. Tinahapon lang to, kinuha ko lang. So ito lang mga pinaglalagyan, mic stand yan. Tapos ito ring light, syempre, binili ko na yan. Ito, ilaw din to, ako lang din ang gumawa nito. Bumigay na nga lang. Tapos, eto, meron pa ako isa ditong ilaw. Ito pinagawa ko to sa hardware. Tapos, ito pinagkakabitan niya naman ay mic stand din. So, DIY lang talaga. So, kapag nag-shoot ako ng video, itong ilaw na to, iyaharang ko lang tong parchment na to. So, tingnan nyo yung difference ng ilaw sa akin. So, soft lang yung tama ng ilaw sa akin. Pero, syempre, gaganda pa yan kapag kainerit ko sa computer. Anyway, dito naman sa table na to, makikita niyo yung mga ginagamit ko sa pagba-vlog. Ayan, ang pinaka nagustuhan ko rito sa aking mga gamit na to is itong lagayan ko ng cables para maging organized tayo, di ba? So ako lang din naglagay nito, ako lang ang nag-print nito. Sa divisory ako lang to binili, pero ang ganda ng quality niya. Ngayon, makikita niyo rin dito yung mga gimbal na manual and gimbal na mamahalin. At ito yung mga camera ko. Ito yung mga camera natin. Canon, Nikon, saka nasa baba pa yung isang Canon. At syempre, meron din ako SD cards. Tapos, ilang mga monopod dito. Ayan. So, ayan, medyo addict po ako sa mga gamit para sa pagpavlog. Kinakaril ko na po talaga para sa inyo. Anyway, ito yung mga ginagamit ko sa pagbablog ko. So dito naman, meron din ako ulit yung iba't iba klaseng ilaw. Kung napanood mo yung last vlog ko tungkol dun sa Korean spa, infrared, infra-yellow, at infra-green. Nakakatawa. Dito naman sa likod na part ng aking studio-studiohan, makikita nyo dito yung mga bodega. Yan, dito nakalagay lahat ng mga kalat ko. May mga bags din ako dito. Tapos, ito naman talaga yung tinakpan ko na siya kasi ang daming kalat dyan. May mga computers, may rice cooper, silipin nga natin yung tsura na ito. Ayan, mga gamot-gamot, medicines. Nandito rin yung wifi ko, nakatago. May telephone din ako, guys! Hindi lang halata. Tapos, ayan, tingnan mo, may rice cooper pang malaki, may CPU. Tinago ko na para naman kaaya-aya. Ngayon, dito naman sa baba, makikita nyo naman dito yung mga slippers galing sa Cyro Angelo. Sila yung nag-sponsor sa akin ng mga chinelas. Check nyo rin yung Instagram nila. Napakadami nilang binigay sa akin slippers. Yan, ito yung latest na binigay nila sa akin. Yan. So, pwede nyo i-check yung Instagram nila. Lalagay ko yung link sa baba. Yan, yan yung Instagram nila. Pwede nyo sila yung follow or message para magtanong kung magkano yung price ng mga slippers na ito. Papakita ko naman sa inyo kung saan ako narutulog, yung aking kwarto, kung ano bang itsura ng kwarto ko. Wala lang na masyadong special dito, pero samahan nyo ako at papakita ko na sa inyo ang aking lungga. So, yan. Ito na ang aking lungga. So, may computer din ako dito. Minsan dito rin ako nag-edit. Yung computer ko na yan, matanda pa yan sa akin dahil mag-10 years na yan pero wala pa siya nagiging sira. Tapos, ito yung bed ko. So yan, dito may. Ngayon ko lang talaga siya inayos para sa video na to. Tapos, sa tabi ng bed ko, meron akong pampatanggal stress. Hindi ko lang kalimutan ko yung tawag dito eh. Tapos, meron din akong PSV. Kasi nakalaro din naman ako sa iPad. May charger din dito. Tapos, kapag hindi ako nakakatulog, minsan, yung amoy ng Tiger Balm na to, sobrang nakaka-relax para sa akin. Minsan, lalagay ko lang sa ilong ko or sa sentido. Makakatulog na ako. Effective sa akin. Try mo. Ewan ko lang kung effective na sa'yo. Pero, sa akin, effective siya. Kaya,
Kaya sinabi ko sa'yo. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mga pictures sa table ko. Ayan. Makikita niyo yung picture ko nung nasa Malaysia ako dati. Sama si Bes. Si Bes, ayan. Yung ahas. Pero, ay, mali pala. Malaysia lang yung frame, pero nasa Bohol ako niyan. May tarshare, kasama ko si Bes dyan. Tapos, ayan, nagpa-picture ako kay Yeng Constantino. Hi, Yeng. Miss you. Wow, pretty close. Fanboy ako niyan ni Yeng. Tapos, si Andy, ang dahilan kung bakit na-monetize ng ganun kabilis ang aking channel. Kung hindi mo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa baba. Bata, pinagpalit ang daddy kay Adam Richards. Panoorin yan. Sobrang good vibes yan. Dahil pinagpalit ka talaga yung daddy niya para kay Adam Richards. So, thank you very much, baby Andy. Dahil sa video na yan, ay na-monetize na ganun yung channel ko. Ngayon, kung papansin nyo sa kwarto ko, merong keyboard. Kasi dati, nung bata pa ako, mahilig akong tumugtog ng piano. Iniyakan ko sa nanay ko yan. Nung bata ako, nakakita ako na naglalako ng piano. Sabi ko, nanay, gusto ko ng piano. Hindi niya ako binilan nung una, pero napag-ipunan siguro niya, hindi ko alam. Tapos ayun, biglang binigyan niya ako ng maliit na piano. Laruan lang talaga siya, so doon nagkaroon ako ng interest sa piano. At doon nagkaroon na ako ng isip, si Pastor Dindo Quintinta yung nagturo sa akin kung paano bumasa ng chord sa piano, kung paano yung tamang pagpindot. Tapos, nag-search na ako sa YouTube kung paano pa yung tamang pagpindot. Pero hindi naman ako ganun kagaling, marunong lang. Basic, kumbaga. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ako tumugtog. Comment down below kung may request ka. Sige na nga, ngayon na nga. Ayos ba yan? Comment down below sa mga request and welcome back to my second set. Okay na yan, siguro mag-vlog na lang ako next time ng mga kaya kong tutugin sa keyboard or piano para jamming tayo. Okay ba yan? Okay mga sticks, sana nag-enjoy kayo sa part 2 ng aking house tour. At hindi naman ganun talaga kalaki yung second floor, pero naipakita ko sa inyo lahat ano ba bang gusto nyo. Thank you guys for watching this video and don't forget to subscribe to my channel, Marky Miranda. At maraming salamat sa 6,000 subscribers na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo ay sinisipag akong mag-video, sinisipag akong mag-edit at gumawa ng content. Kahit ang hirap-hirap para yun sa inyo. Maraming salamat. See you again for my next vlog. Astig! Appear! Tuturo ko muna sa inyo yung pinakamadaling way ng paggawa ng magalon na coffee. Tama? Dalgoma? Ano nga yun? Parang trip ko naman pumunta ng Paris. Let's go to Paris! Ulit. Hello mga sticks! Shout out naman tayo sa mga masugid kong supporters dito sa YouTube channel ko. Nagpapasalamat ako kay Ali Nantes, Alfred Bisquera, Elsa Bagalia Valdez, Gerald Santiago, Jenrick Taktak Alapot, Kelms J. Ulidan, Kenneth Dayaw, Christopher Candelaria, Mark Cordero, Nami Valeria Yagaw,
Redem Ridge Sikito, Tyrone Ballesteros, Venus Garabiles, kay Ray Malfori na ang sabi niya ay mga videos ko ang nagiging pampalipas oras nila ng mga kaibigan nila sa Abu Dhabi dahil sobrang nakakainip daw doon ng lungkot at nagpapasalamat sila sa akin dahil sa mga videos ko ay good vibes lang, nawawala yung lungkot nila kahit papano. At nagpapasalamat din ako kay PN Romel Roldan dahil siya ang gumawa ng GC ng Astig Family. Kung gusto niyo po maging part ng GC ng Astig Family, pwede niyo po siyang i-message. Yan po yung Facebook niya. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil po sa inyo pong lahat ay sinisipag akong gumawa ng video, sinisipag akong mag-edit at sinisipag akong gumawa ng content para mapasaya kayo. Maraming salamat po. Astig po kayong lahat. Appear!